Hello mga ka-inspired, kamusta kayo? Welcome back to my channel. At sa vlog natin ngayon mga ka-inspired ay pag-uusapan natin ang 10 tips kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo. At kung handa na kayong lahat mga ka-inspired ay mag-start na po tayo at muli, be inspired! At ang unang tips kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa iyo is bigyang halaga mo ang pagmamahal mo sa kanya. Mali kaagad mga ka-inspired. Ang tama is bigyang halaga mo ang pagmamahal niya sa iyo. Sorry. Opo mga ka-inspired. Kailangan makita niya at maramdaman niya mula sa iyo na binibigyang halaga mo ang pagmamahal niya sa iyo ka-inspired. Kasi alam niyo ka-inspired, isa 'yan sa magpapaisip sa kanya. At magpapalakas ng loob niya para manatili sa'yo. Kasi yung babaeng yan, ikaw, pinapahalagahan mo at na-appreciate mo yung pagmamahal na ipinapakita at pinaparamdam niya rin sa'yo, ka-inspired. Dahil mahirap nga naman, masakit sa damdamin kapag ka hindi mo pinapahalagahan yung pagmamahal niya, yung pagpapakasakit niya, pagsisikap simula noon nang naging kayo, simula pa lang nandiligaw pa lang siya sa'yo hanggang ngayon, masakit yun kapag hindi niya nakikita sa'yo na ina-appreciate mo lahat ng pagmamahal niya sa'yo. Pero pag nakikita niya at nararamdaman niya na pinapahalagahan mo ang pagmamahal niya sa'yo is isa yan sa magti-trigger sa kanya, isa yan sa mga dahilan na maiisip niya para manatili siya sa'yo. At ang pangalawang tips mga ka-inspired kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is huwag kang magbabago sa hirap man o ginhawa. Opo mga ka-inspired. Kailangan hindi niya makitang magbago ka. Hindi yung puro sa sarap ng buhay ka lang eh okay ka pag sa okay yung maginhawa yung buhay nyo. Pero pag naghirap na kayo, halimbawa nagka-crisis, diba, nagka-problema, naghirap kayo, halimbawa nawalan siya ng trabaho, yung lalaki, tapos biglang magbabago ka sa kanya dahil wala siyang may papasok na pera para sa inyong pamilya, huwag ganun ka-inspired. Kailangan sa hirap o sa ginhawa ay huwag kang magbabago. Diba? Huwag kang magbabago kasi sa nakikita ko sa karamihan na alam ko yung iba lang naman. Eh, nagbabago yung ugali ng asawa o partner o girlfriend kapag ka naghirap na yung buhay nila. Huwag ganun ka-inspired. Para manatili o gustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is kailangan huwag kang magbabago sa hirap man o ginhawa. Pangatlong tips mga ka-inspired kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is ikaw ang unang magpalakas ng loob niya kapag nanghihina siya dahil sa dami ng problema. Opo mga ka-inspired, kasi ikaw yung partner niya eh. Ikaw yung pinakamahal niya. Kaya naman ikaw yung sigurado kung pinaka-inaasahan at hinihintay niyang unang magpapalakas ng loob niya. E paano na lang kapag ikaw pa yung dahilan kung bakit nanghihina yung loob niya. May mga ganun kasi, nalulugmok na sa problema yung lalaki, tapos binubungangaan pa. Diba? Binilulugmok pa sa pamamagitan ng mga masakit na salita dahil, alimbawa, wala lang itutulong sa pamilya, pabigat sa pamilya, ikaw yung nagtatrabaho at hindi siya, at iba pa, na nakakasakit lalo sa lalaki. Sabi ko nga, sa hirap at ginhawa, diba? Huwag kang magbabago. At bukod doon sa tip number 3 na ito mga ka-inspired is kailangan ikaw ang unang magpalakas ng loob niya kapag nanghihina siya sa dami ng problema ka-inspired. Pang-apat na tips mga ka-inspired kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is sabihin mo ang lahat ng tungkol sa'yo at huwag kang maglilihim. O kung mga ka-inspired, syempre para matatag yung tiwala niya sa'yo at hindi mawala yung tiwala niya sa'yo. Kasi mga ka-inspired, once na mawala ang tiwala ng isang tao, lalo na ng isang lalaki sa'yo, is talagang mahirap na yan ibalik ka-inspired. Oo, mapapatawad ka niya. Pero malilimutan niya ba? Isipin mo yun ka-inspired, madaling magpatawad kung gugustuhin naman talaga at malambot ang puso ng tao. Pero mahirap makalimot. Nandito na kasi yan. Nangyari na, hindi mo na may babalik ang nakaraan, nagawa mo na. Huwag kang maglilihim ka-inspired. Huwag kang magsisikreto. Sabihin mo lahat sa kanya. Yung mga nakaraan mo, o kung ano man mga pinagdaanan mo noon. Ang mahalaga alam niya para matanggap niya ng mas maaga kasi kapag late niya nang nalaman, 'di ba? Tapos sa ibang tao niya pa o sa ibang panahon niya pa nalaman, let's say matagal na kayo sa kanya lang nalaman na may itinatago ka pala sa kanya,
is masasaktan niyan at higit sa lahat, mawawala yung tiwala niya sa'yo, Kane Smart. At baka hindi niya gustuhin manatili sa'yo kapag kaganon. Panglimang tips, mga Kane Smart, kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is huwag kang titigil na asikasuhin siya sa hirap man o ginhawa. O kung mga Kane Smart, lagi mong asikasuhin ang partner mong lalaki sa hirap man o ginhawa. Hindi yung sa ginhawa lang. Kasi pag maginhawa ang buhay, talagang todo asikaso eh. Oo, napapansin ko yan. Totoo yan. Kasi syempre nga, maginhawa yung buhay na ibibigay lahat ng gusto. Eh paano kung nagkaroon ng problema? Naghirap. Let's say may negosyo kayo, bumagsak yung negosyo, na bankrupt. O may trabaho siya, biglang nawalan siya ng trabaho dahil nagsarado yung company o natanggal siya. O, di ba mga ka-inspired? Pag ibig sabihin ba nun is yung pag-aasikaso niya, pag-aasikaso mo sa kanya is mababawasan o mawawala. O ganun ka-inspired. Huwag kang titigil na asikasuhin siya sa hirap man o ginhawa. Para naman hindi niya isipin na, di ba, na plastic ka. Hindi niya isipin na inaasikaso mo lang siya kapag maginhawa ang buhay. Kapag malaki, pag nakakapasok siya ng pera sa pamilya niya o sa inyong relasyon, huwag ganun ka-inspired. Kailangan makita niya sa'yo na hindi ka tumitigil na asikasuhin siya, alalahanin siya sa mga pangangailangan niya, kahit na naghihirap kayo. Pang-anim na tips, mga ka-inspired, kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is huwag mong ipaparamdam sa partner mong lalaki na mas nasusunod ka pa kaysa sa kanya. O po, mga ka-inspired, alam nyo, isa sa yan sa pinaka nakikita ko eh, na dahilan kung bakit nag-aaway o nagagalit, diba? At naghahanap minsan ng iba yung lalaki kasi mas nasusunod yung babae kaysa sa kanya. Tinatawag na nga siya ng mga kakilala o kaibigan niya na under siya eh. Na-under ka yata ng girlfriend mo eh, ng partner mo, ng asawa mo eh. O ganun ka-inspired, kailangan hindi niya makita o hindi niya maramdaman sa iyo na mas nasusunod ka pa, diba? Na parang ikaw pa yung boss sa inyong dalawa, sa inyong pamilya, na parang ikaw pa yung leader. Huwag ganun. Kailangan siya ang dapat na gawin mong iparamdam mo sa kanya. Kailangan ipakita mo sa kanya na siya yung mas nasusunod. At kailangan iparamdam mo sa kanya yun. Kailangan makita niya yun sa'yo, ka-inspired. Nang sa ganun is, hindi niya gustuhin na mawala ka, ka-inspired. Kasi, alam niyo, ka-inspired, ang lalaki, nagagalit yan kapag ka mas nasusunod yung babae. Kapag minsan hindi siya sinusunod, ang gusto ng babae, mas nasusunod siya, masakit yun at nagagalit yung lalaki pag gano'n. At kapag ka gano'n, ang datingan ka-inspired, baka hindi niya gusto yung manatili sa isang babaeng mas leader pa o mas boss pa kaysa sa kanya. Ang pitong tips, mga ka-inspired, kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is, sa hirap at ginawa ay magpakita ka pa rin ng paggalang sa kanya. Opo, mga ka-inspired, paggalang, paggalang, paggalang. Kung gusto mong galangin ka din niya, ka-inspired. At lalaki yan eh. Partner niyo, sabi ko nga sa inyo, dapat boss yan eh. Diba? Dapat mas nasusunod siya. At igit doon eh, dapat ginagalang niyo siya, ka-inspired. Alam niyo, ka-inspired, masakit sa isang lalaki at nakaka-turn off. Nato-turn up kaming mga lalaki sa isang babaeng bastos. Sa isang babaeng walang galang. At kapag ka ginagalang naman kami, mas lalo namin itong minamahal. Isa yun sa mga sikreto kay Inspired para mas lalo kang mahalin ng partner mo. Yung gagalangin mo siya at re-respetuhin mo siya. Kailangan iparamdam mo sa kanya yun. At para manatili siya o gustuhin niyang manatili sa'yo, is sa hirap at ginhawa, ay igalang mo siya. Diba? Kasi yung iba, pagka naghirap na yung paggalang nababawasan. Ipong dadadakdak na kung ano nang pinagagawa, diba? Kung ano nang kinikisin sa iba, na ganyan yung mister ko, ganyan. Huwag ganun ka-inspired. Igalang nyo pa rin kahit na naghihirap kayo. Diba? Sa hirap at ginhawa, yung paggalang dapat nandun pa rin. Pangolong tips, mga ka-inspired, kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is tulungan mo siya sa hirap man o ginhawa. O kung mga ka-inspired, tulungan mo siya. Kaya nga kayo magkasama, kaya nga kayo partner kasi magkakampi kayo. Tandem kayo, diba? Magkakampi, magkasangga sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Hindi yung siya lang yung lalaban. Kailangan magtulungan kayo. Kailangan tulungan mo siya at kailangan ipakita mo yun sa kanya. Diba pag nakita niya na tinutulungan mo siya sa mga problema nyo sa buhay, is gugustuhin niya talaga na manatili sa'yo. Kasi may kadamay siya eh. Diyan, nakikita niya na meron siyang kadamay. Nakikita niya na tinutulungan mo siya. Siyempre mga ka-inspired, ganun talaga ang mangyayari. Kaya mga ka-inspired, sa'yo dapat ginhawa magtulungan kayo. Tulungan mo siya. Hindi yung hinahayaan mo lang siya. Hindi yung tinutulungan mo lang siya pagka maginhawa yung buhay nyo,
kapag ka, di ba, okay yung lahat. Pero pag hindi na okay ang lahat, wala na. Bahala ka na dyan. Ganun ka-inspired. Di ba? Kung ganun na tipong pag naghirap kayo, eh, bahala na siya. Galit ka na. Tulungan ka-inspired sa buhay nito. Dito ang takbo ng mundo. Tama yung kasabihan. Ang buhay, parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. Hindi naman laging mahirap ang buhay eh. Lalo na kung nagtutulungan kayong dalawa, giginhawa at giginhawa pa rin ang buhay. Tulungan mo lang siya. Ang siyam na tips mga ka-inspired kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is patunayan mo sa kanya na hindi ka basta-bastang babae. O kung mga ka-inspired, kailangan mapatunayan mo sa kanya na tipong hindi ka lang katulad ng iba. Diba? Hindi ka katulad ng iba na halimbawa lang na panay-asa lang sa isang lalaki. Na tipong nasa bahay lang na pwedeng meron namang gawin na pwedeng tumulong naman ka-inspired. Diba ka-inspired? Isa lang yun sa halimbawa, iba pa. Kailangan ipakita mo hindi ka basta-basta. Yung tipong, let's say, isa pang halimbawa is yung kailangan marunong ka rin sa mga gawaing pang lalaki. Diba? Tipong kapag wala yung lalaki galing sa trabaho, let's say, nasira yung ano, yung electric pan, marunong ka mag-ayos. Yung halimbawa lang eh, bakit gawain pang lalaki naman yun ah. Diba mga ka-inspired, yung hindi ka basta-basta, hindi ka lang basta babae lang. Diba? Yung unique ka, diba? Yung unique ka. Yung maaasahan ka. Yung muna tumutulong ka sa lalaki. Diba? Yung pinapakita mong may nagagawa ka, naaambag ka, para sa ikaw uunlad ng buhay nyo. Yun mga ka-inspired. Yung may nitutulong ka sa lalaki para umunlad yung buhay nyo. Diba? Let's say, nagbabuy and sell ka. Nagne-negosyo ka sa internet. Tinutulungan mo yung partner mo, hindi ka basta-basta ka-inspired, na nanonood lang ng TV, na nagsiselfon lang, di ba? Nood-nood na kung ano-ano, nakaupo lang, nakahilata, hindi. Ipakita mo hindi ka basta-basta, na tumutulong ka, at ginagamit mo yung utak mo para makatulong sa partner mong lalaki. Gugustuhin niya na manatili sa ganyang klaseng babae. At ang pang-sampung tips mga ka-inspired kung paano gugustuhin ng isang lalaki na manatili sa'yo is suportahan mo siya sa mga panahong nahihirapan siya sa kanyang ginagawa. Opo mga ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, ang lalaki ang talagang nai-stress yan sa buhay. Lalo na pag may pamilya, maraming anak. Kasi siya talaga yung nag-iisip at kumakayod. Opo, nai-stress yung stress sa buong katawan, lalo sa bandang ulo. Naiipon yan ka-inspired. Kaya naman minsan nakikita mo siya tahimik lang, nagre-relax, nag-iisip-isip. Alam nyo mga ka-inspired, nahihirapan niya. Hindi lang yan nagsasalita, lalo na sa may malaking pamilya, dyan, ka-inspired. Kailangan suportahan mo siya sa mga panahon na nahihirapan sa kanyang ginagawa. Kahit palakasin mo lang yung loob niya, di ba? Lambingin mo lang siya. Let's say, i-massage mo yung ulo niya, i-massage mo siya, di ba? Maglambing na, pagtimpla mo siyang kape. At palakasin mo yung loob niya na kaya mo yan, kaya natin to, tutulungan kita. Diba yung mga gano'n, nasusuportahan mo siya kahit na sa mga simpleng bagay lang. Nang nagpapakita ka ng suporta sa kanya, na pinapalakas mo yung loob niya, na hindi mo hinahayaang nawawalan siya ng pag-asa, na hindi mo hinahayaang nalulugmok siya sa mga problema. Na ipinaparamdam mo, na ipinapakita mo sa kanyang nandyan ka sa tabi niya. Na kahit na nahihirapan ka, nandyan ka sa tabi niya. Na kahit gano'n na naghihirap kayo, ay nandyan ka sa tabi niya. At kapag ka gano'n ang nakikita niya at nararamdaman niya mula sa iyo ka-inspired, at kahit ako, ay mananatili ako sa iyo. So mga ka-inspired, yun lang po muna. No? Maraming salamat po. At yung shoutout po, sa bukas na lang po mga ka-inspired, pasensya na po sa mga nakatapos po ng vlog nito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like mga ka-inspired. Share and comment na rin po para makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe na po mga ka-inspired. And click niyo na rin po ang notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. At muli, be inspired!